yung ating gobyerno umangkat ng hindi natin sapatos, umangkat ng China. Parang nasa kawalan rin na sa patero, parang wala rin action yung ano eh, parang action ng gobyerno. Ako si Bernancio Pagapulaan, 66 na taon na ako ngayon. At ako'y sapatero. So yan, sapatero naman, di ka naman yayaman yan. Pangarap kong mapag-aral ng mga anak ko na. Anim kami magkakapatid. Ako ang pinakamatanda ron. Halos sa hirap ng buhay namin yung panahon na yun. Ako katulong ng magulang ko. Bali, nag-start ako, 1960. Tatlong taon ako nagkatulong para matuto. Kaya 1963, shoemaker na ako. Nagsarili na ako ng pansarili ko, kita. Noong araw, wala pa akong asawa. Or barkada, yun ang mga kasakasama. Pero yung ako yung magkaanak na, lalo akong sinipag sa paggawa ng sapatos dahil gusto ko mapag-aral ng mga anak ko o pagtapos ganon kasi pagka nakaswerdo ka na masaya-saya ka kasi kada Sabado ng gabi swerdo yun ang inspirasyon ko sa mga paggawa ng sapatos mapag-aral ng anak ko yung una naming pagbibenta dito rin sa Markina, no? May mga maraming nahihaya. So, paggawa mo, baguhin mo ang design. Ano? Yung hihigitan mo yung mga, ano ba, may katabi ka, meron, no? Hihigitan mo ng ganda doon para, pero kahit maganda, medyo mababa rin ang presyo. Para at least pabili. Kasi alam mo naman mga tao ngayon eh, pag may nabago, wow, ganda niyan na. Yung ganun. Hindi yung puro, ano ba, ganun, ito, puro ganun na gagawin mo. Hindi naman ganun. Kailangan. Tumatakbo mga design-design niyan eh. Meron akong nagawaan, ha? Dito sa Quezon City, Tantansora. Ano siya, yun, Pilipino siya na babalik-balik siya sa Los Angeles. Ngayon, kung bakit natutuan niya magpagawa ng sapatos, puro yari sa kamay. Ayun, napasok ako ron. Naging problema sa sapatos natin. Yung panahon ni Bayani. Dati-dati maraming gawaan dito sa Markina eh. Kahit na may konting puna nagpapagawa. Ngayon, nagtumaas ang tax. Hindi na na sila, no? Halos yung kanilang tinutubo, doon na napupunta sa tax. Yung panahon ni Bayani. Kaya naubos ang ano. Tsaka pa, yung ating gobyerno, umangkat ng China. Dito rin binibenta. Worthy mong Natasha, umangkat din ng China yan. Eh. Tinatatakan ng Natasha. Yung ganun. Kaya parang humina. Maliban na sa mga malalaking factory, siyang may gawaan. Pero yung maliliit, wala na. Eh, taas pa rin ang mga materialis misan. Pag medyo nababaganda ang materialis, mga leather, tumataas ang presyo niyan. Makakabili ka, yun talagang medyo parang marireject na lang. Yun ang ano ng Markina ngayon. Mga reject na, pinipera pa nila eh. E pag di ka marunong tumingin, matatanso ka rin. Matatalo ka. Makayari na, pag sinuot, warat ka agad. Hindi, magagalit ko sa yung ginawa mo ng sapatos. Ganun.
sa ngayon, pagka wala kang biodata, wala kang ano, hindi ka mapwede papasok sa trabaho eh. Pagka ganun, siyempre, mangungontraksyon ka na, pwede kung kaya ng katawan ko yung mangungontraksyon. Nawawala na ngayong onda bagay ni upper maker, mag-areglo yan. Sapatero, shoemaker yan. Ngayon, ay parang nawawala na nga sa markina ngayon. Nung araw na ako ay 1963, bawat Malanday, Concepcion, bawat bahay may gawaan sa silo nga. Mag-asawa sila, pamilya. Sabi nga sa inyo, nawawala ang sapatero. Itong mga kung mapasok na sapatero rito, hindi pa rin masyado marurunong yan, mga bagito pa. Tinuturo ako sila ng magagandang pagyayari ng sapatos. Eh, katulad yung mga niya, pag may MTO, ako gumagawa, hindi ko binibigay sa tao kayo lang yung sapatos. Kukuha ko, talaga hindi rin mga marurunong na eh. Ibig ba sabihin, hindi sila nakapagsapul nung talagang ano, maka ano sila eh, na division o ganun ka, tiga-dikit ka lang. Ibig ba sabihin, hindi sila marmag-diretso. Sabi ko sa mga sapatero, mag-areglo na huwag pabayaan ang istorya ng sapatos sa Marikina.